Ito namang mga kandidatong idinadaan sa ayuda. Ang kanilang pagbili ng boto, maaari raw kinundina ng Department of Interior and Local Government at ang Commission on Elections naman, umapila sa publiko na isuplong o isumbong sa kanila ang mga kandidatong sangkot sa vote buying. Ang balitang yan, hatid ni Bombo Marlene Padiernos. Mariin kinundina ng Department of the Interior and Local Government ang naginagawang pangangampanya ng mga kandidato sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga ayuda na may lamang pera. Ngayon papalapit na ang Barangay Sanggunian Kabataan elections. Ito nga'y matapos na magkarating sa kaalamangan ng Department of Interior and Local Government ang mga ulat na may ilang mga kandidato at mga taga-suporta nito ang nagbabahay-bahay at tinadaan sa pamamahagi ng mga grocery items ang pagbili ng boto, kung saan ilan pa sa kanila ay may nakasingit na pera sa loob ng plastic na naglalaman ng ayuda. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., ito ay mahigpit na ipinagbabawal at labag sa batas sapagkat ito ay uri ng pamamaraan ng illegal na pangampanya at vote buying. Samantala, kaugnay nito ay giniit naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maging ang pamimigay ng anumahan tulad ng ayuda, baller, t-shirt, pera at iba pa alang mga tumatakbong kandidato para sa Barangay Sanggunian Kabataan elections ay malaking paglabag sa itinakdang pamantayan ng komisyon. Babala ng opisyal, patuloy ang kanilang monitoring sa gantong uri ng mga aktibidad ngayong panahon ng pangangampanya at hindi anin nila tatantanan ang mga ito hanggang sa mapatawan nila ang mga ito ng kaparusahan. Kasabay rito nanawagan din ng si Garcia sa publiko na agad na ipagbigay alam sa komisyon ang gantong uri ng mga illegal na gawain ng mga tumatakbong kandidato para sa darating na Barangay Sanggunian Kabataan elections. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa pagkatanong ng Bombo Radio. Sana po ma-report sa atin ng mga kababayan natin, yung mga nakatanggap o yung mga hindi nakatanggap. Dahil yung mga hindi nakatanggap, hindi kayo binigyan, i-report po sa amin. Dahil hindi sabihin, hindi nila kayo kakampi, kaya hindi kayo binigyan, i-report sa amin, kakasuhan po natin. Yung sa mga nakatanggap na nagpo-post pa, kayo po ay liable din. Ang vote buying ay hindi lang para sa namimili. Ang vote buying ay para sa tumatanggap din. Kung nabawal na po mabigay ng t-shirt at saka po vodka, polar at saka kahit po sombrero, edi how much more yung mga naka-plastic na mga goods, lalo kung bawal yan. Pamimili po ng boto yan. Kung nagkaganon, huwag niyo po i-voto yung namimili na yan ng mga sa akin sapagkat ibig sabihin lamang hindi po talaga sila seryoso sapagkat hindi ako. Samantala, bukod sa umunay vote buying, kapwa kinandun na rin ang dalawang tanggapan ang ilang mga kandidato na gumagamit ng oversized campaign posters at iba pang mga nakapaskil sa mga hindi otorasadong lugar. Sa ngayon ay umabot na sa 341 show cause order ang inilabas ng Commission on Elections laban sa mga kandidatong nagsasagawa ng illegal campaigning, habang nasa 7,100 naman na mga kandidato ang binigyan nila ng show cause order para sa mga sangkot sa premature campaigning. Sabi ni Secretary Abalos, asahan ng publiko na katuwang ng Philippine National Police ang patuloy na pagbantay at pag-alalay sa Commission on Elections para sa isang tapat, mapayapat, iligtas na Barangay Sanggunian Kabataan elections. Kung maalala, una nang nagbabala ang COMELEC na kahit nanalo na ang isang kandidato sa bilangan ay maaari pa rin hindi ito maproklama hanggat hindi narelasolba ang reklamong inihain laban sa kanila. Bombo Marlene. Itong isinagawa kahapon, sinimula na yung Uplan Backlash dun sa mga illegal posters. So, gaano naman yung volume ng mga nakita ng COMELEC ng mga paglabag dito sa illegal posters, knowing nakakaumpisa pa lamang nung kanilang Operation Backlash? Bombo Dennis, kahapon nga no, nagsimula na itong isinagawang Uplan Backlash ng Commission on Elections at batay doon sa datos na kanilang nakalap, itong mga lumalabag no sa illegal campaigning na kanila nang nabigyan ng show cause order ay nasa 210 na. Pero yung bilang ng mga campaign paraphernalias na kanilang nabaklas sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kahapon, sa ngayon hindi pa nagalabas ang datos itong Commission on Elections dahil nga patuloy pa rin yung kanilang ginagawang mga hakbang para mga tanggalin itong isinasagawang itong mga paglabag na ginawa ng ilang mga kandidato na pagpapaskil ng kanilang mga campaign posters sa mga hindi otorasadong legal lugar. Pero ang paliwanag dyan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay magpapatuloy daw yung kanilang isinasagawang pagbabaklas araw-araw yan, Bombo Dennis, hanggat may nakikita itong mga tauhan ng Commission on Elections na mga illegal na mga campaign posters na
nasa hindi mga otorisadong lugar ay kanila yan tatanggalin Bombo Dennis at hindi matitinag itong Commission on Elections nga sa kanilang ginagawang mga hakbang na ito, Bombo Dennis. Mm-hmm. And itong aktibidad na ito ay nationwide, Bombo Marlin, tama ba? Hindi lamang dito sa Metro Manila. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Actually, kahapon, yung pinangunahan ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na Oplan Baklas, dito yan sa bahagi ng Metro Manila. Pero kasabay niyan, sabay-sabay yung isinagawa doon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na para nga doon sa pagpigil, no, pagtatanggal ng mga illegal posters na nakapaskil sa mga hindi otorisadong legal at yung mga posters na rin na bagamat nasa authorized na mga lugar naman, eh hindi naman sumusunod doon sa itinakdang pamantayan ng komisyon na sukat ng mga posters, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Marlin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlin Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!